Hello mga viewers! Ngayong araw na to, ako ay magsishare sa inyo ng aking lulutuin ngayon, spring rolls. At kung kayo ay bago pa sa aking channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para sa mga susunod kong videos. Itong lulutuin ko ngayon, ito ay spring roll na matagal nang hinihiling ng aking anak na lutuin ko para sa kanya. Nung isang araw, nagluto ako ng spring roll at mas marami ang gulay, konti lang ang karne. Eh, ngayon, mas tight na yung mas maraming karne. Ito ang mga kakailanganin ko sa aking pagluluto. Beans, repolyo, carrots. Hahaluan pa rin siya ng malunggay. Naka-frozen ito, kaya i-defrost ko siya. Ito yung wrapper. Yan ang pork mince, bawang, at sibuyas. So, itong beans, maalisan natin ngayon ng mga dulo. Ano? Tatanggalin natin yan isa-isa. At saka natin hihiwain. So, ito siya, natanggal ko na lahat yung mga dulo niya at hihiwain na natin siya ng maliliit. So, itong wrapper, ibabalik ko muna uli ito sa fridge, ano, habang piniprepare ko yung mga gulay na ihahalo ko. Aking anak na itong nag-request na lutuin ko ito, eh napaka-pili yung bata na yun eh. Napaka-pihika, nang hirap kahit nung maliit pa siya. Hanggang ngayon, kaya pag may ni-request siya, talagang niluluto ko. So, susunod na natin itong carrots. Babalatan na lang muna natin. Ngayon, tanggalin na natin yung mga dulo niya.
Ngayon naman, isi-shred natin itong ating carrots na binalatan. Ngayon naman, hiwain natin ang sibuyas. Isa natin ang balat. Mga pino lang ang hiwa ng sibuyas. Okay, so tapos na natin hiwain ang sibuyas. Susunod naman natin ngayon ay ang bawang. So itong bawang ay pupukin lang muna natin. Lang madali siyang para madaling maalis yung balat. Inaalis ko talaga itong parte na to ng bawang kasi matigas siya eh. Pag nilumuya mo, minsan may matigas na parte. Kaya inaalis ko talaga to. Tapos saka ko aalisin yung balat niya. So, habang naghihiwa ako ng bawang eh medyo na ano na yung mata ko na nahihilang na tawag doon sa Tagalog sa amin sa Batangas ang tawag eh nasisilang siguro dahil sa hiniwa kong mga sibuyas. Mayroon daw technique eh para huwag kang masilam pag naghihiwa ng sibuyas. Pero saglit lang naman yun. Saglit lang naman yung pakiramdam na yun. Kaya, okay lang. Ito na. Ready na yung ating bawang at sibuyas. So, ito na ang ating complete ingredients. Okay. So, nahiwa na natin yung sibuyas bawang. Nasred na natin ang carrots. Nahiwa na din natin itong beans at saka repolyo. So, ito hahaluan na rin natin ng frozen na malunggay. Pero, syempre, dinidepose ko na to. Ito yung pork mince. At hahaluan din natin ito ng oyster sauce. 1 teaspoon of corn flour. At of course yung oil, no? Okay, so start na tayong magluto. So ayan, hintayin lang natin medyo umiinit pa ng konti. At ilalagay na natin ang ating bawang. Ito, mainit na siguro to, no? So ilalagay na natin ang bawang. Susunod ko na itong sibuyas. Thank you.
hintayin lang natin medyo mag-brown ito ating bawang at sibuyas. Saka natin ilalagay ang ating pork. So, ayan. Brown na itong ating bawang at sibuyas. Halo na natin itong ating pork. Okay, itong pork na binili kong ito ay yung purong laman to eh. Hindi ako bumibili ng giniling na yung giniling na talaga kasi gusto kong siguradong yun na wala siyang taba. Okay, okay, kailangan mag-ingat na tayo sa ating kinakain. Tapos nung mabili ko nga siya na yung purong laman, saka ko siya pinagiling. Ayan, ganyan lang siya. Kasi, gaya ko siyempre ako, gusto ko rin kumain itong spring roll. So, siyempre, gusto ko yung walang taba para pag tumaas ang ating cholesterol. Ayan, so hintayin lang nating maluto itong pork. Medyo whitish na ang kulay niya. Sabihin, luto na siya. At pwede, at saka natin ihahalo ang ating mga other ingredients. So, tuloy-tuloy lang ang paghalo natin hanggang sa ma-break na yung mga dikit-dikit na karne na to, no? Para maluto. Kasi pag hindi mo siya, hindi siya nag-break, ano, yung loob niya, hindi maluto ng maayos. Yung ginagamit ko ay medium fire. Kasi pag masyadong, hindi ako gumagamit ng high heat kasi masusunog eh. So ngayon, medyo titiplahan ko siya ng konti. Lalagyan ko siya ng konting asin, konti lang. Ayan, medyo nagwa-white na siya yung karne natin. Konting halo pa. So ngayon, ito, luto na tong karne natin. Ihahalo na natin ngayon ang carrots. Shredded na to. Ito yung aking dinadyad kanina. Tapos, sunod na natin ang ating repolyo. Lutuin lang natin ito ng mga 3 to 5 minutes. Ihahalo ko na rin itong beans. Tsaka itong ating malunggay. Ito ay napaka-importante sa health natin. Very rich ito sa antioxidants. Nasa sa inyo kung gusto nyong haluan ng malunggay, pero mas prefer ko na maghalo ng malunggay. So ngayon, sa tuloy lang ang halo. At nasa sa inyo kung ako dadagdaga pa ng kaunting asin. Tapos, lalagyan ko siya ng paminta. Mix lang natin siya. Tapos ilagay na natin ang ating oyster sauce.
oyster sauce at saka yung ano, corn flour. Itong corn flour na to ay ano, 1 teaspoon lang siya, no? Tapos sinaluan natin ng tubig para matunaw siya. So ngayon, mix na natin. Ito kailangan hindi siya watery, no? Kailangan medyo paigahin natin ang sabaw niya kasi mahirap siyang balutin pagka siya ay ano, watery. Kaya papaigahin natin siguro medyo tataas ako ng konti ang ano, ang apoy niya para siya madaling maiga. So, ngayon i-check na natin ano, kung kailangan hindi na siya masyadong matubig. Kung gusto nyo, pwede ring bawasan ninyo ang sabaw niya para madali siyang maiga. So ayan, ngayon okay na to. Hindi na siya watery. So papalamigin na lang natin to para at babalutin na natin. Okay. So ito, lipat muna natin sa isang plato para siya ay madaling lumamig. Ito ang nabili kong wrapper na to ay malapad siya, kaya pag-aapatin ko siya. Itong nabili kong wrapper, ito ay masyadong malapad, no? Kaya pag-aapatin ko siya. Okay, so ganito lang ang gagawin natin. Ako ay may nagawa na ditong na ilang piraso. Ayan, ganyan lang siya. So ito, babalot na tayo ngayon. Ayan, huwag lang masyadong dadamihan ang lagay para hindi siya masyadong malaki. Tapos isisil lang natin siya ng ito ang ginamit ko, tubig lang. Okay, so balutin na lang natin to hanggang sa ito ay matapos. So, bahala na kayong tansyahin ninyo kung gaanong karami ang inyong ilalagay. Ganyan lang siyang kasimple. At ito nga ginawa ko ito ay medyo nilagyan ko na twist, nilagyan ko siya ng malunggay para healthy talaga. So, ito, mayroon akong nabalot na ilang piraso. So, tuloy-tuloy ko lang itong gagawin hanggang sa ito ay matapos. Ito, magpiprito na tayo ngayon. So, medyo painitan lang natin ng konti. Itong gagamitin kong tawali ay ito, non-stick to, no? Pero lalagyan din natin ng mantika. Basta painitin natin ang mantika. Kunti lang naman kasi ang lulutuin ko muna sa ngayon. Kaya, kunti lang mantika ilalagay ko. So, painitin natin to. So, yan. Ito lang ang ating kailangan talaga may mainit ang mantika bago natin ilagay. So ayan, mainit na ang ating mantika. Ilagay na natin ang ating spring rolls.
Nasa medium heat lang itong ginagamit ko. Kasi pag ginamit mo ang high heat, baka madali siyang masusunog. Ito naman para ang lulutuin lang naman natin eh, yung wrapper na lang kasi luto na ang loob niya. Ayan o, medyo, pag medyo brown na siya, yan, baliktarin nyo na lang para maluto naman yung kabilang side. Ayan. Kaya talagang dapat medium heat lang para hindi siya masunog. Ayan. Ito, luto na to. Kaya i-drain natin yung oil niya, no? Ilalagay natin sa, ililipat na natin sa isang plato na lagyan natin ng paper towel para ma-absorb niya yung excess oil niya. Okay. Matutuwa nito ang anak ko. Ngayon. So, ayan. Ito, ano, tutuloy-tuloy lang natin ang pagluluto hanggang sa maluto na natin yung ating yung kung gano'ng karami ang, you know, ang gusto natin kainin ngayon. Ganda talagang gamitin ang non-stick. Ito palang ginamit kong mantika dito, ito ay olive oil. So, ito na yung naluto ko. So, sausaw na lang natin sa sweet and sour sauce. Pwede rin kayong gumawa ng sarili nyong sauce kung gusto nyo. So, may natira pa ako, hindi ko niluto lahat kasi mas masarap kainin pagka bago siyang prito. So, that's it. Kung nagustuhan niyo itong niluto natin ngayon, please give me a thumbs up. Please subscribe and please don't forget to hit the notification bell para ma-update kayo sa, ma-inform kayo sa mga susunod ko pang videos. So, thank you for watching!